Hello guys! Welcome back to our channel! I know, it's been a while, di ba? Ang tagal kong medyo hindi nakapag-upload ng video kasi maraming pinagdadaanan ng lola nyo. Ang mental health natin, you know, ang dami-daming iniisip, maraming nangyayari mga bagay-bagay ngayon. Pero, syempre, tuloy lang ang buhay. So, for today, I'm gonna be sharing with you the perfect dupe for one of my all-time favorite perfume, which is Dolce & Gabbana Light Blue. So, before that, as you can see, I have my, you know, my perfume organizer. Nakuha ko na, finally, and assemble ko na kung napanood nyo yung ano natin, yung shorts natin, yung video. So, very easy lang siya to assemble and very cute, very nice if you are starting your own perfume collection. So, ito yung ano, magandang panimula. Dito ko nilagay yung mga minis, tapos dito yung medyo malaki. Actually, meron pa akong mga ibang perfume, so hindi ko lang muna nilagay dyan. Okay, so ayan siya. Napaka-cute niya. I think I bought this for $19 sa Amazon. So, madali lang siyang dumating. Tsaka, very easy talaga to assemble and very nice. Gusto ko yung ano, yung pag... This one is acrylic. Hindi siya ano, hindi siya glass. So, very nice. Very neat yung dating niya para sa akin. Kaya, yan ang pinili. Guys, huwag na nating patagalin. So, ito nga sinasabi ko sa inyo. This one is a perfect dupe for Dolce & Gabbana Light Blue. Very favorite ko talaga ang Dolce & Gabbana Light Blue. But right now, tignan nyo naman. Pakita ko muna sa inyo. Yung bote. Okay. Pag bumibili ako ng Dolce & Gabbana. Actually, yung first na bili ko nito, bigay siya ng kaibigan ko na galing ng Japan. So, magmula noon, ito na yung naging ano ko, signature scent ko. Every time na may nakakaamoy sa akin, this is my most complimented perfume way, way back when I was working in the Philippines. So, ano kasi siya eh, summer perfume. So, ito ang lagi kong sinusuot. Tapos, may mga nagtatanong sa akin, uy, napakaano mo naman, you smell like baby, ganun. Very, ano, very refreshing, very fresh, very clean, but hindi naman yung clean na tipong ano, parang ano siya, laundry clean, no, hindi siya ganun, hindi yung mga panlinis ng bahay, hindi siya ganun. Basta, fresh, clean scent. Basta, pero social pa rin ang dating niya. Okay? Nakailang bili na rin ako nito, tapos nakabak siya, ano siya, set palagi ang binibili ko kasi mas nakakamura. And then, niregaluhan din ako ng mama ko nito. Isang set din siya. So, magmula noon, ganun na yung binibili ko. So, siguro nakatatlo or apat na box na ako nito. So, kitang-kita naman, guys. Very obvious ba na favorite ko yun? Kasi talagang ubus na yun, no? Nagtitira lang ako palagi ng konti sa mga bottle ng perfume ko. Kasi gusto kong maalala yung amoy. Pero, you know, parang pag tumatagal, siguro nag-iiba yung color niya. Kasi medyo mas darker na yung color niya dito. Kumpara dito, this one is a little bit lighter. Mas light yung juice niya compared to this one. Pero sabay ko lang na mabili yan. Ito, dinadala ko to pag lalabas, lalagay ko sa bag ko. Ito, nasa bahay lang. Spray na ako sa bahay. So, palaging yan, set ang binibili ko. And matagal na rin ako hindi bumibili. So, sabi ko nga sa inyo, lahat ng mura hinahanap natin para sa mga budget ninyong kagaya ko, mga mamis. Kasi, di ba, may mga ibang priorities tayo na kailangan unahin. Kaya gusto ko lang maalala yung amoy nito. Okay, kahit naman hindi ko amoyin, alam na alam ko pa rin ang amoy. Very fresh, very clean. Okay, citrusy and sweet at the same time. Tapos yung pagka-woody niya, hindi ganun kalakas. Okay, so ngayon malalaman natin kung talagang perfect dupe nga siya. But a lot of people say this is a perfect dupe for Dolce & Gabbana. So this one I'm talking about is I Love Love by Moschino. So I think ito yung line ng perfume na cheap and chic nila. Kasi talaga, walang ibang makakabit ng price nito, grabe. Sobrang mura niya. So, ang kinuha ko, actually dapat ang kukunin ko 100 ml eh, pero 50 ml na lang muna kasi baka hindi ko magustuhan or what. Pero murang-mura siya. I think nasa $20, I'm not really sure, pero hindi siya lalampas ng 20, hindi siya lalampas ng 30. Okay, this one kung bibilhin mo yung set niya, pag hindi siya naka-sale, I think nasa $75. Yun. Pero kung bibilin mo siya ng mag-isa niya, siguro nasa ano pa to, nasa 50, 40. Depende kung saan kayo bibili at kung, you know, may mga ano sila, may mga sales sila, ganyan, may mga promos sila. But this one talaga, murang-mura. And in-unbox ko na kanina, in-open ko na siya yung packaging niya. Ayan, 50 ml. So, 1.7 fluid ounce. This is Eau de Toilette. Okay, so pareho sila ng Dolce & Gabbana. Eau de Toilette silang pareho. Okay, so this is made in Italy. Actually, pareho silang made in, okay. So this one is made in Italy and this one is made in France.
Okay, so later malalaman natin, siguro pag titignan natin yung notes, kung bakit sila perfect dupe. For this one is a perfect dupe. Kung ano yung ano nila, magkaparehong notes nila, guys. Okay, I know for some of you, baka hindi nila magustuhan yung packaging nito, but for me, I like it. It's very girly, very ano siya, very youthful and very vibrant yung ano niya, yung packaging niya, yung bottle niya. Tingnan mo. Parang naaalala ko dito yung ano, yung isang pabango ng Bulgari ba yun? Oo, yung basta ganito yung ano niya, mamaya lalagay ko na lang diyan yung bote niya. So ayan, 50 ml. Tapos ito yung bottle niya, ano siya? Heart shape, because it's I love love. Okay? So spray natin para malaman natin kung ano na. Okay, spray ko na, guys, tapos mamaya tingnan natin yung ano, yung mga notes niya. Okay? Yan. Okay, amoy. Okay. Hintayin natin. Naaamoy ko yung ano, may naaamoy akong orange. Orange, very sweet. That's so sweet. Okay, very sweet, fresh, clean scent. Citrusy, yan, magkakasama ang mga yan. And this one, Moschino, I Love Love, is, you know, was launched in 2004. And Dolce & Gabbana was launched in 2001. So, ayan, naaamoy ko. Meron akong naaamoy na hindi ko ma-explain, pero ano siya, fruit din siya. Parang nakakaamoy ako ng passion fruit dito. Okay, so tingnan natin yung notes niya, guys. Yung Dolce & Gabbana, guys, ano siya, floral, fruity kind of fragrance. And then, Moschino, this one is a floral woody musk. Okay, but if I'm gonna read to you the notes right now, pareho silang ano, merong may woody notes sila. But I don't know why this one was considered floral fruity only and not, you know, something with woody musk. Okay, tingnan natin. Okay, so the top notes for Moschino is grapefruit, orange, lemon, and red currant. And then the middle notes are sugarcane, bulrush, hindi ako familiar kung ano yun, guys. And then lily of the valley, tea rose. Ayan, dyan pumapasok yung mga floral scent niya. And then it has cinnamon also. And then the base notes are musk, cedar, and woody notes. So ayun siya. And then tingnan naman natin yung ano, yung notes ng Dolce & Gabbana light blue. Okay, spray din natin yung ano, yung light blue. Ayan, meron pang natira. Actually, hindi mo kailan ko ba ginamit to, last month yata. Okay. Okay, ito yung light blue, ito yung ano, I love love. Okay, so for the Dolce & Gabbana, yung ano niya, top notes niya is Sicilian lemon, and then apple, cedar, and bell flower. Middle notes are bamboo, jasmine, and white rose, and then the base notes are cedar, musk, and amber. Well, mas marami pala yung ano, yung mga notes na meron dito sa Moschino compared dito sa ano, sa Dolce & Gabbana. So this one is floral fruity fragrance, and this one is floral woody musk. So tignan natin. Okay. Eto, maaamoy mo talaga yung ano niya, yung first notes niya. Yung opening ano niya, yung opening notes niya na ano, na citrusy. I can smell the lemon and the apple. Okay, tapos dun pumapasok yung ano, yung mga floral ano niya, floral notes niya. Okay, so tignan natin yung dry down mamaya. Okay, amuin muna natin si ano, si Moschino. Okay. Kung kay ano, Dolce & Gabbana, ang opening notes niya, ang maaamoy mo talaga yung citrus, yung lemon. Dito, it's more on orange ang naaamoy ko. Mas sweet si ano, si Moschino compared to light blue. Mas sweeter siya. Okay, but pareho silang may ano, a fresh scent. It gives, you know, a summer scent. Very vibrant, fun, and ano ba? Happy yung vibes na binibigay sa akin ng dalawang to. Yun lang, mas sweet sa akin ang dating ni Moschino compared dito kay ano, kay light blue. Okay, so now let's do the scent comparison, yung dry down nila. Okay, I can smell the woody and musk notes here, pero hindi siya ganun kalakas. Okay. Okay, dito mas sweet talaga, mas sweet ang naaamoy ko. It gives a very, it's an optimistic scent, very ano, positive. It's
parang may imagine mo yung mga bright colors dito. Okay, very sweet, very fresh, like maraming bouquet of flowers, and then may mga ano, yung nauuso ngayon pagka nagsiset up sila, may mga oranges, may mga lemon. Ganun ang naiimagine ko dito, tapos yung bouquet of flowers na nakapaligid sa ano, sa buong entourage. Yun ang naiimagine ko. Pareho din dito. Okay? You know, wala akong tulak kabigin sa dalawang to. Pareho silang magiging favorite ko. Kasi ito, mura siya kung naghahanap ka ng talagang kaamoy niya. And then, it gives you the same vibes. Very vibrant, very fresh, very clean. But, you know, clean in a good way. Hindi siya soapy clean, hindi ganon. Ang lamang lang nito, yung ano niya, yung longevity niya. Kasi, i-compare mo pa yung light blue intense na bagong labas niya, yung flanker niya. So, definitely, that would last you forever. And this one, nagtatagal sa akin to ng buong araw talaga. At talagang kung gusto mo siyang mag-last, i-spray mo sa buong katawan mo, and then i-spray mo rin siya sa ano, sa damit mo, at maaamoy mo pa rin siya kinabukasan pag ano, paglalabhan mo na. Okay? So ganun siya. 'Yun lang ang difference na naman yung longevity. This one, siguro magla-last siya ng 2 hours. Kasi meron pa siya dito, in-spray ko na kanina eh. Siguro mga 2 hours sa skin mo, and then maybe mga 4 to 6 hours sa ano, sa damit. And then I suggest kung gusto mong mag-last to, kasi nung tinignan ko sa fragrance net, meron din siyang ano, yung tawag dito, yung lotion, perfume lotion niya. So, kung gusto mong mag-last, yung isang pabango sa'yo, kung meron siyang katerno na lotion, ilagay mo yan, di ba, kagaya ng binanggit ko sa inyo dun sa mga Victoria's Secret. So, yung perfume lotion niya, and then, tsaka mo spray yan. Ay, grabe. Siguradong magtatagal sa'yo. Okay? So, yun lang naman ang difference niya. Mas mura to, di hamak na mas mura to. So, kung wala ka munang budget nito, at gusto mo ng same vibes of perfume, so, kunin mo to. Sobrang mura. Grabe. Halos nasa kalahati ng price niya. Pero kung gusto mo ng longevity, ng mas mahabang ano, ng mas mahabang amoy sa ano mo, sa katawan mo or sa damit mo, this one. Tapos kung naghahanap ka talaga ng designer brand, ito. Pero para sa akin, siguro kung nagsisimula ka ng perfume mo, I would get this one first at saka na yon. Kasi ano, very ano talaga siya, very affordable talaga siya, at hindi ka magsisisi naman sa amoy niya. And I won't mind like spraying or layering. Mag-spray ako every now and then, siguro every after 2 hours kung gusto mo talaga, pero hindi eh. Nagla-last naman talaga siya. I mean, hindi ganun katagal, pero sa buong araw mo pwede na 'to. Pwede ka nang mag-spray ng minsanan or dalawang beses. So, ano pa ba yung similarities ng dalawang pabango na to? Okay, I've heard and I've seen and I've read some of the reviews that these two falls under like unisex type of ano perfume, kasi parang pag sinuot mo siya, parang ano, parang pwede siya sa panlalaki, pwede sa pampabae, pero hindi naman ganun kalakas yung pagka-masculine scent niya. Unisex nga eh. Pero pag suot mo kasi to, parang ano lang siya, parang cologne lang siya. So, kung hindi ikaw ang tipo ng tao na ayaw ng cologne vibes sa ganoong presyo. So, your type of a person na gusto mo talaga yung very sweet o kaya yung gourmand type of scent. Ako kasi ano, pwede kahit ano, basta hindi nakakasakit ng ulot, hiyang sa ano, sa ilong ko. Sabi ko nga, I am more on gourmand type of fragrance. Pero ito, pang summer talaga, floral, clean and fresh scent. So, pwede rin sa akin. Gustong-gusto ko siya kasi ano, very light, nakaka-energize siya, very bright yung ano, vibes na binibigay, very fun, very happy, which is ganun ang naririnig kong compliment sa mga kasamahan ko dati, like, you smell so fresh, para kang baby, Miss Joy, ganun ang sinasabi nila sa akin. So, hindi ito mawawala sa collection ko. This would be forever my baby, my first ever all-time favorite perfume, especially during summer. Yan talaga. At eto, dagdag ko na to ngayon, yung Cheap and Chic Moschino I Love Love. Okay? So guys, sana nakatulong sa inyo kung alin ang ano nyo, ang pipiliin niyo. But I would definitely choose this too kasi, you know, this one is really a perfect dupe for light blue. Okay? It's a cologne vibes, but still it's very, ano, social pa rin ang amoy niya. Social pa rin ang dating nila kasi, you know, yung mga notes nila. Tsaka, basta pag naamoy nyo, talaga, very ano, fresh, juicy, crispy, bright, fun, summery. Kung gusto kong malighten talaga yung mood ko, ito palagi ang sinusuot ko. O kaya yung ano, yung Lanvin, yung isa sa mga favorite ko na dupe din ng ano, ng, parang dupe din siya ng Dolce & Gabbana. Ganun yung mga type of scent ko na ginagamit pag very ano, very down ako or I feel very insecure. Yung ganun, yung may mga down moments ka. So definitely yun.
Yung ito, it's a perfect dupe talaga for Dolce & Gabbana Live Duo. So guys, thank you so much for tuning in, for watching my videos, and I promise to upload more kasi may mga ano pa tayo, nabili pa tayong mga ibang pabango at saka yung body mist, abangan niyo yung ano natin, yung mga Bath & Body Works. So hinihintay pa natin. So guys, thank you so much for your time and watching my videos, and see you next time. God bless.